Marami ang natataka o nagtatanong kung bakit kailangang mamatay si Jesus. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay isang mahalagang pangyayari. Sa kasaysayan ng Kristiyanismo, ang pangyayaring ito ay nagbigay daan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan upang lubos na maunawaan ang kahalagahan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Kinakailangan nating pag-aralan ang mga dahilan kung bakit siya namatay at ang mga kahulugan nito ayon sa banal na kasulatan. May tatlong dahilan ng pagkamatay ni Jesus na ating tatalakayin. Unang dahilan, ang pagkamatay ni Jesus ay katuparan ng mga hula ng lumang tipan. Ayon sa pag-aaral, may 456 propesiya o hula sa lumang tipan tungkol sa darating na Mesiyas. May 300 na ang natupad ni Jesus sa bagong tipan. Ang katuparan ng mga natitirang propesiya ay matutupad sa pangalawang pagdating ni Jesus. Sa darating na araw, isa sa mahalagang hula ay nakatala sa aklat ni Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na ukol sa atin ay nasa kaniya, at sa pamamagitan ng kaniyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Ang propesiyang ito ay malinaw na nagpapakita na ang Mesiyas ay magdurusa upang tayo'y maligtas. Eksakto ang propesiya sa pagkakatupad ni Jesus. Siya ay pinarusahan ng kamatayan sa krus. Sa mata ng mga tao noon, siya ay isang kriminal, ngunit sa mata ng Diyos, si Jesus ang sakripisyo upang mabayaran niya ang kasalanan ng sanlibutan. Ikalawang dahilan, ang pagkamatay ni Jesus ay nagsilbing kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ating isipin, tayo ang nagkasala sa Diyos. Tayo ang dapat magbayad ng kaparusahan. Sa totoo lang, tayo ang dapat mapako sa krus, hindi siya. Ngunit si Jesus ang maamong kordero na walang bahid ang kasalanan ay siyang pinangtubos ng Ama sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapuwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kasalanan ay nangangailangan ng hustisya at ang hustisya ng Diyos ay nagdidikta na ang kasalanan ay dapat pagbayaran ng kamatayan. Si Jesus ang kordero ng Diyos na perpektong sakripisyo, ang nagbayad ng kabayaran na ito para sa atin. Ikatlong dahilan, ang pagkamatay ni Jesus ay nagbigay sa atin ng bagong buhay at pakikipagkasundo sa Diyos. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa tindi ng pagmamahal ng Ama sa atin, si Jesus ang naging tulay upang mapagdugtong at maipagkasundo niya ang Ama at tayo na puspos ng kasalanan. Ayon sa 2 Corinthians 5:19 sinabi, papaanong sa pamamagitan ni Kristo ay ipinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan sa kaniyang sarili, na hindi niya ibinibilang sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. Ipinagkatiwala niya sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Sinabi rin sa Colossians 1:20, nagdala siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na nabuhos sa krus. Sa pamamagitan niya ikinalugod ng Ama na ipagkasundo sa kaniyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa lahat ng mga bagay sa langit. Malinaw na sinasabi na ang Ama ang siyang gumawa ng paraan upang ipagkasundo ang kaniyang sarili sa atin. Ang Anak ng Diyos ay bumaba dito sa mundo. Nagkatawang tao, pinangalan ng Jesus. Hinayaan ng Ama na mamatay sa krus. Ang kaniyang bugtong na anak upang maibalik muli ang ating relasyon sa kanya na nasira sa pagsuway ni Eva at Adan nang sila ay nasa paraiso.
Ang mga katanungan ngayon ng marami ay ito. Ano ba ang kahalagahan ng pagkamatay ni Jesus? Bakit ba dapat siyang mamatay sa cross? Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay napakahalaga. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay daan upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Narito ang apat na pangunahing kahalagahan nito. Unang kahalagahan, paglilinis ng lahat ng kasalanan, maliit man o malaki. Ang dugo ni Jesus ay ang naglinis o naghugas ng ating mga kasalanan. Nakasaad sa 1 John 1:7. Datapuwat kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kaniyang anak ay lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang sakripisyo ni Jesus ay nag-aalis ng lahat ng ating karumihan at kasalanan, nagiging dahilan upang tayo ay maging karapat-dapat sa harap ng Diyos na banal. Ikalawang kahalagahan, pagpapalaya sa kaparusahan ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayong lahat ay nakatakdang parusahan ng kamatayan. Subalit sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo ay pinalaya mula sa kaparusahang ito. Sinabi sa Romans chapter 8:1, ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ang pagdurusa at pagkamatay ni Jesus ay naging paraan upang tayo ay makalaya mula sa hatol ng kasalanan. Halimbawa, tayo ay nasa korte ng paglilitis, ang sasabihin ng husgado ay, "You are not guilty, wala akong nakitang pagkakasala mo, ikaw ay malaya na." Ikatlong kahalagahan, pagtubos sa ating mga kasalanan. Ang konsepto ng pagtubos ay mahalaga sa Kristiyanismo. Ihalin tulad mo kung ikaw ay nagsanla sa bangko ng iyong bahay at lupa dahil sa sobrang kagipitan. Dumating ang mga taon na wala ka ng pantubos at dumagdag pa ang interes. Sa madaling salita, ikaw ay nakalubog na sa utang. Lingid sa iyo may nagmagandang loob na siya ang tumubos ng bahay at lupa mo. May mabuting tao na nagbayad ng iyong pagkakautang. Ni isang kusing, walang nanggaling sa iyong bulsa. Sinabi ni Jesus sa Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao naman ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kaniyang buhay na pantubos sa marami. Si Jesus ang naging pantubos para sa ating kaligtasan. Siya ang nagbayad ng ating pagkakautang sa Diyos. Ikaapat na kahalagahan, pagbibigay ng panibagong buhay. Ituloy natin ang kwento tungkol sa isang kriminal at husgado. Dahil sa ikaw bilang kriminal pero naabsuwelto ka, ang dapat pang sabihin ng husgado sa iyo maliban sa not guilty ay, malaya ka na ngayon. Sana'y baguhin mo na ang buhay mo mula ngayon. Ang kamatayan ni Jesus ay nagbigay daan upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Sinabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating pamumuhay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang nagdulot ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, kundi ito ay nagbibigay din sa atin ng lakas na magbagong buhay bilang bagong nilalang na tinatawag na born again. Conclusion, ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay hindi lamang isang simpleng pangyayari sa kasaysayan. Ito ay may malalim na kahulugan at implikasyon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo ay nilinis mula sa ating mga kasalanan, pinalaya mula sa kaparusahan, tinubos, binigyan ng bagong buhay, at muling na ipagkasundo sa Diyos. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang huling talata na ating babasahin ay mahalaga na itanim natin sa ating puso. Ayon sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
kaya't nararapat lamang na tayo ay magpasalamat, sumampalataya at mamuhay ayon sa kanyang mga turo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa video na ito. Please subscribe, like, comment, and share this video to your loved ones. Together, let's share the good news that God is good and Jesus is the Lord and the Savior. God bless you overflowingly.